Ilan taon na sa'yo yan? Wala tumatagal sa instrumento. Nagsasawa ako. So, paiba-iba. Binibenta ko, bibili ako. Oo. Ilan na nabenta mo? Hindi ko na mabibilang. So, sila, pag nagsawa ka, benta mo sa akin. Oo, bibigay ko sa'yo. Oo, kaya bibigay mo. Hindi ka makakatugtog nito, nag-iyosi ka sa'yo. Oo nga eh. Oo. Titigil ko. Pwede, pwede. Titigil ko pag iyosi ko, pag binigay mo sa akin yan. Kasi ngayon, pag iyosi mo na ako. Di ba, ang instrumento, extension ng sarili mo eh. Baka hindi ko lang maano-ano, paliwanag, pero siguro nga extension ng sarili ko ito. Oo. Hindi ko siya na-reflect. Ano yung unang instrumento ginawa ka nun? Ito na. Ayan na? Oo. Oo. Ako pumili nito. Meron ako napakinggan sa'yo. Minsan nanood ako ng homage kay Salubayba. Tapos tinugtog mo yung komposisyon. Kilala mo si Don? Kilala ko si Don. Kilala ko naman si Don. Si Don? Oo. Roommate ko kasi. Oo. Oh. Di ba sa high school natin, may elective kung tawag natin. Oo. Oh. Nag-elective ako ng puppetry, which is visual arts. Oo. Oh. Na major niya. Yeah. Eh, siya din, nangahas na mag-elective ng ano, ng composition, which is music, oh, which is major ko. Oo. Oh. So nagkasundo kami. Oh. First year ako, second year siya. Oh. Nagkasundo kami na, sige, tutulungan kita dyan sa puppetry mo. Tulungan mo ako dito sa composition. Oh. So nakabuo siya ng melodiya, haba. Tapos sa akin niya pinatugtog. Oh, oh. Oh. Pwede ko mapakinggan? Matutugtog ko yung ano ha, yung siguro simula, pero simula. Hindi ko memoryado. Oh, oh. Thank you.
ako at bibinta. Kahit noon naman, sanay na ako magkulong sa bahay. Marami na akong nabuong trabaho. Ingat kayo, ha. Lilibas din ang lahat ng ito. Anong pangarap mo nung grade 3 ka? Sabi ko sa nanay ko nun, gusto kong maging abogado. Abogado? Eh, habang lumalaki, matanda, eh, hindi ganun ang takbo ng utak ko. Kaya? Pang ano ko eh. Pang grade 4? Oo, pang, pang grade 5 naman. Pag grade 5 naman. Eh, lumaon, mas kugustuhin ko na lang na kasama ko yung mga bata. Kaya, nagkakarpintero ko ngayon. Sa bahay, mas masaya. Pero, yun nga, nagsisimula ka ulit eh. So, kailangan gawin mo lahat para sabay yung kita mo sa pagkakarpintero mo. Kaya gano'n, magdodobling effort ka. Anong kinukonstruct mo? Mostly, ano eh? Ano? Furniture. Pinapangarap kong maging artist na karpintero. Oh. Ngayon, karpintero pala. Ano ang tawag doon? Anluwagi. Anluwagi. Natutunan ko sa barkada na... Barkada mo yun eh. Oh. Si Randy, yung salita anluwagi. Hindi ko alam dati yun. Oh. Ang problema lang, kawawa ang mga karpintero natin dito, pare. Kaya, iniisip namin, baka mag-abroad na lang kami. Kasi kung para sa Japan o sa Canada, ang mga karpintero kasi ano eh, tinitingnan mataas. Hindi mo magagawa sa atin yun. Kabahit kailangan ka pang mag-abroad. Mahabang ano eh, mahabang proseso yan. Naisip ko talagang umalis na dito eh. Huwag mo na umalis pa rin. Mahirap, tol. Yung bunso namin kasi. Oo. May autism eh. Oh. Hindi maganda at walang programang matino ang gobyerno para sa mga batang may special needs. Pero may mga pribadong eskwelahan. Kapos pa rin eh. Kasi may mga programa sa Canada. Yung like therapy, mga ganun, libre eh. Yung mga ganun. Dito sa atin, saksakan ng mahal. May napirma ng ano ah, mental health law. Ito yun. Katulad ng loya ng PWD. Meron na kami ng PWD cards eh. Pero aanhin namin yung libreng parking. At konting libreng sinehan at konting discount sa grocery. Iniisip rin namin, kami kahit paano, nakakaigi naman sa buhay. Paano na lang yung mga mahihirap na may anak na special? Ito ba mo, itong ginagawa mo? Kasi ang sinabi mo, gusto mong maging artist na carpenter. Na, nung sinabi mo sa akin mga artist, biglang sumagi sa isip ko yung salitang artisano. Meron ako na nabasa eh. Ano, design commune. Ito, mga designer, tapos pupunta sila sa mga artisano na karpintero, tapos pinapa-execute nila yung gawa nila. So, nabibigay ng importansya yung mga karpintero. Oo, tsaka yung isa pa, itong, alam mo ba si Harrison Ford? Ah, carpenter. Oo, master carpenter.
Mas, kaya yung pelikula niya, yung... Star Wars. Hindi. Ah! Yung nag-construct sila ng Amish. Oo, nakita mo kung paano siya pumupok. Paano siya pumupok. Master carpenter talaga. Hindi yung, acting eh. Oo, hindi. Para sa akin, kung yung mapa ng Pilipinas, i-grid ko. Doon lang ako sa isang square. Halimbawa, itong square na ito, itong yung commune, ito yung community. Doon lang ako titingin. Hindi ko natitinginan yung buong mapa, kundi doon lang sa isang square na yon, sa pagkarami-raming square. Yung square na yon, doon ko pwedeng pagyamanin yung komunidad ng mga artisano. Napakalawak kasi sa akin yung pagiging Pilipino at pagiging yung kultura ba? Yung kultura ba? May grupo sa Antipolo ng mga artintero. Oo. Oh. Sanggo ng mga pintor. Sa Marikina, sapatos. Oh. At sa Rizal pa rin. Oo. Pero tama, sumasangayin ako dyan. Yun yung sinasabi ko. Tapos, pabalik tayo doon sa anak mo may autismo. Mm-hmm. Doon sa workshop mo, pupunta ba siya doon? Tapos, naririnig niya yung construction mo. Mm-hmm. Anong ginagawa niya pag naririnig ka na? Una, pag ayaw niya yung tunog, lalo na pupupok. Tatapad talaga yung tenga niya. Tapos medyo nagwawala. Nagwawala. Kasi ayaw niya. Pero pag nasa mood siya, ang gagawin niya, lalo na kung halimbawa di ako nakatingin, kukuha na lagari yun, tsaka maglalagari kung ano-anong lalagariin niya. So, ingat tayo. Kung ano yung unang tool na makuha niya, yun ang gagamitin niya. Yung sound ng construction mo, pwede bang i-record? Oo. Oh. I-record. Saan mo gagamitin? Pag nagpipinta ko, yun ang papakinggan ko. Ah. Ayaw mo, kasi binabanggit ko sa iyo yung anata, di ba? Oo. Oh. May kisip mo na dalin yung painting mo doon o sa abroad? Wala sa isip ko yan. Gaya ng sinabi ko nga sa'yo, hindi ako tumitingin sa buong mapa. Tinitiklop ko ito ng paulit-ulit. Tapos magkaroon ng grid. Tapos doon lang ako sa isang maliit na square. Doon lang. Hindi na... Doon lang ako. Kaibigang Ogi, sa mga napag-usapan natin, baka makumbinsin ako na hindi ka na mag-abroad.
Philippine authorities are set to implement a community quarantine of the entire region of Metro Manila. This Sunday, let's slow down the spread of COVID-19 in the country. Why don't you motherfuckers just stay at home? Stay at home! Don't you guys get it? A clearer picture as to how exactly this community quarantine on the Philippines' capital region, Metro Manila, will be implemented.